easiest job for her. Okay, you have to remind yourself that. Kasi the real talk is, ang mga Duterte naman talaga ang savior natin dito. Ah. It's not because of Duterte's here. It's not because of Duterte. Hindi po tayo aahon, guys. Diba, during the Duterte's, ang dami yung blah, 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 blah. Kasi patayan dito, patayan dito. Ako, wala akong pakialam eh. Buti ngayon. Buti ngayon. Dapat nila naman patayin yung mga tao na yun eh. Dapat din yung patayin yung mga tao na yun. Sagbot na siya sa katilingban. Muna siya inaingon nga. Muna yung ginatawag na sagbot sa katilingban, guys. Pero kanas lang ang klase nga ron na tao, nagbaha. Nagbaha na sila karon na klase na tao. Pero, isang nagbaha na karon na klase na tao, wala ipakialam ang atong gobyerno. Kasi siya pa yata mismo ng Peruan eh. Alam mo yun? Isang nagbaha na ang klase na tao. Alam mo, the reason why I keep posting a 5 minutes highlight sa akong live is parang yung kasing gina-highlight ko is doon ako, yun ang pinaka-importante naging topic ko dito sa live ko eh. To all my new viewers over here, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Daphne and Victoria 777, guys. Please support my channel, guys. You know, I'm doing this one, guys, for the family. I'm a single mom of 22, 10, 9, and 7 years old, guys. Okay? And I'm not aiming to be rich here in my YouTube, you know, because I love doing YouTube, guys. Okay? And I'm exactly doing YouTube for the sake of my kids. Kasi na it's not hard if you cannot give your kids what they need, especially yung food. Alam mo, pag nagugutom yung anak mo na wala kang pira. Oo. Pero ako naman kasi mas tanggap ko yun, kasi ako lang is mas tanggap ko yun. Kisa naman ganyan na sitwasyon na meron kang partner, nandun yung papa nila, na nai-stress ako kasi parang wala siyang pakialam na walang gatas yung anak niya, nandyan lang nakatulala. Saka lang yan hahanap ng pira pag gusto yan mag-drug. Pero pag kailangan ng bata, kaya mas magulo yung life ko dati. Kasi hindi ko matanggap na walang pira kasi nandyan yung tatay. Ngayon, mas meron pa akong pira ngayon kaysa nung nandito yung tatay. Totoo lang, mas alalagaan ko yung anak ko. Even though na minsan talaga nagigipit ako, guys. Pero mas ma-accept mo, okay? Mas naka-focus ka. Kasi nga, ikaw lang isa. Kisa naman, knowing that the father is there. Pero hindi naman siya nararamdaman, okay? I just hope, Giocarlo, no, na mamuhay ka talaga ng masaya dyan. Alam mo, nakuha ni mo na gawin mo sa daddy mo na pinagtatakbo mo yung pera. Daddy mo, nagawa mo na magutom yung daddy mo. Okay? To Giancarlo Tanlim, nagawa mo na magutom yung daddy mo. Nagawa mo yan sa daddy mo, na ang daddy mo mismo ang nag-iisang nagmamahal at tumanggap kung kahit sino ka man. Dahil alam mo, black sheep ka sa family. Okay? Ikaw yung malaki ang ulo. Ang laki na ng atraso mo mismo sa daddy mo noon pa. At ano-ano na lang pinagbibinta mo ng mura para lang dyan sa drugs mo na yan. Okay? Para lang dyan sa bisyo mo na basura, na bisyo mo na yan. Pinapaaral ka maging doktor. Graduate ka ng chemistry. Graduate ka ng BS Bio. Pinaghirapan ng daddy mo yan, Carlo Lim. Okay? Pinaghirapan ng daddy mo yan sa lahat ng ginawa sa daddy mo. Nakulong ka na noon. Anong ginawa ng daddy mo? Nagbayad siya ng taong mapalabas ka lang sa kulungan sa Bilibid. Okay? Mapalabas ka lang sa kulungan. Pero ano pa rin ang ginawa mo sa daddy mo? Ninakawan mo ng 50 million, Carlo. Oh my God, Carlo, asay mong konsensya, uy, asay mong budhi. My God, ginuog ko. Di na ko may imagine sa imo, ha. And then sabihin sa daddy mo, sa mga anak mo, na minsan nagutom siya. I wish that I am rich also, Carlo, para mabuhay ko yung daddy mo. Talaga. Sana naging mayaman ako, Carlo. Sana I have enough. Ako na lang mag-look after sa daddy mo. Oo, yung sabihin ng daddy mo sa mga anak mo mismo. Okay? Na minsan nagutom siya. Minsan magutom siya doon sa bahay niyo sa Bunawan, Giancarlo Tanlim. My God. Hindi na ko ma-imagine kung sa anong klaseng demonyo ka.